Ibang-iba talaga yung pag-receive ni Biden kay Prime Minister ng Japan Kishida, no? From the entourage, yung military honors, and makikita mo eh, anywhere na makita mo itong si Prime Minister, nandun din si Biden. In short, present lagi si Biden. Ibang-iba kay Marcos kung saan wala lang, pinasyal lang. Ayan, nag-attendance pa nga eh. Pinasyal lang ni Biden dyan sa vicinity ng White House. Ganyan, ibang-iba. Yung, ganyan lang, nakaupo lang sila dyan, usap-usap, tok-tok-tok, bla 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 bla, ganun. But anyhow, yung pag-uusapan natin ngayon ay yung dinner. No? Kasi meron naman palang dinner din na inialay ni Biden dito kay Marcos. Tignan natin ha. Itong dinner ano ay kay Prime Minister at kay Joe Biden. Ito po ay tinatawag nilang state dinner. Nakita nyo, very present dyan si Joe Biden. At mga kilala, yung mga dumalo dyan, ha? Mga artista yung iba, at yung former president yung iba. So talagang pinaghandaan, makita nyo, star-studded nga daw eh. At tinatawag talagang state dinner. At yung mga hinain na pagkain, star-studded din. Star-studded din na mga pagkain. So yan po ang pagkakaiba. Samantalang dito kay Marcos, ibang-iba. Ba, tingnan nyo naman. Walang-wala dyan si Biden. Absent si Biden. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero akala ko ba ito ay trilateral? At kung ito ay trilateral, kahit sabihin nating magkahiwalay na incident yan or event, eh dapat sana, nandyan sana din si President Joe Biden. Sabi nga niya, ironclad eh. Sabi nga niya, family. Pero bakit wala dyan si Biden? At tignan nyo, parang alam nyo, sige, mag-dinner na nga lang tayo. Okay, sige, iset nyo yung table dyan. Oh. Parang ganun lang. Parang minadali lang yung ano, yung environment or yung setup. Parang alam nyo yung ano lang, yung dinner lang ng simpleng event ng ikinasal na simpleng tao, parang ganun lang. Samantalang tignan nyo naman kay Prime Minister, meron pa silang pa-concert. Oh, ayan, may kumakanta, kinakantahan. Star-studded talaga, makita nyo. Talagang ito ay dalawang malalaking nag-uumpugang mga bansa, Japan at saka US. Pero ang Pilipinas, parang napilitan na lang itong si Biden na, sige, samahan nyo nga muna itong si Marcos at samahan nyo mag-dinner muna. Ako ay, pagod na ako, busy ako. Pagod na ako kay Prime Minister, ganun. Parang ganun ang dating eh. Kita ninyo, napaka-formal na hindi ko alam na mga nandyan, mga kurap din naman. Parang simpleng official, ayan, official dinner ang tawag dyan. Wala si Biden. Samantalang doon kay Prime Minister Kishida, para siyang pang-famas. Nakita nyo, guest arrived for President Biden's state dinner for Japanese Prime Minister Kishida. O, ayan o, parang sa famas award na isa-isang dumarating yung mga couple, mga sikat na artista at yung mga dating president. O, diba? Napakasaya talagang ano siya eh, informal state dinner, parang chill, relax. Tara, tagay, parang ganon. Pero doon kay Marcos, ironclad daw at saka family daw ang turingan. Pero may napansin ko, andito pala si ano? Si Tamba, Tambaloslos. Ayan o, nakita nyo. At mayroon din akong napansin na isang senador. Medyo red flag ka na sa akin ha, senador ka ha. Tara, tingnan na natin kung sinong senador yon. Ayan o, tingnan natin na, i-zoom natin konti. Ayun. Oops! Sino to? Ayan o, makikita natin dito ah. Ayan o, makikita natin dito. Ayan o, sino yan? Ayan, sino yan? Ang ginagawa mo dyan, anong function mo? Senator? Ba, mukhang nagpapalakas ka ata dyan. Ito na naman si President natin na bangag. Mukhang dilated na naman ang kanyang estado or state of
mind, ano? Tignan nga natin, ha? Kasi dito, mahaba, medyo mahaba yung kanyang, ano, pero doon sa huli, parang feeling ko patapos na yung epekto ng gamot, ano? Kaya tinapos na rin kaagad. Tignan nga natin doon sa pinakahuli, ano? To people ties and reinforced by our growing friendship and cooperation with like-minded partners in the Indo-Pacific region like Japan. So basically, ang napapansin natin dito, talagang salimpusa ang Pilipinas dahil ibang-iba yung treatment ni Biden kay Marcos in contrast with Kishida ng Japan. So kung patuloy tayong magpapauto dito na ginagamit lang tayo ng US doon sa kanilang interest to put up military bases sa ating sariling bansa, okay, that will eventually trigger war among yung sinasabi nilang Indo-Pacific region.